going to talk about the prayer of Paul that and his declaration, his faith that every time we ask, every time we pray, we will receive far beyond what we ask or imagine. Amen. And so we will learn how to ask. We will hopefully we will learn how to imagine. Amen. Okay, what am I supposed to do, Pearl? I'll just tell you, right? But I have to move my... Okay, so this is the first time we're doing this. Next, Pearl. Are you attacked? Maybe not now, but suffering, overwhelmed, unloved, hopeless. This passage, itong kinuha kong passage sa Ephesians, this is Paul's letter to Ephesus, the people in Ephesus, the Ephesians, sometime in year 60. Tayo ngayon, year 2023. Ito year 60. Grabe, 2,000 years of difference. And Paul brought, ganitong background niya eh. Bakit ba siya, si Paul was in prison at that time. Imagine, imprisoned in Rome. And ang inaccuse sa kanya kasi he brought a non-Jew to a temple, a Jewish temple. Bawal na bawal yun noon. Kumbaga kung sa ano, sinasabing mortal sin. Na hindi ka, in fact, kaya ka nga, napreso nga siya eh. Dahil may dinala siya. Can you imagine kung meron kang dadan hindi to sa wind watch? Uy, bawal yan ha. Dedemanda ka namin, hindi. Parang ganun ang nangyari kay Paul, no? Nagdala siya ng hindi Hudyo. So, na pinadala siya sa Rome, he was imprisoned there. And from there, from the prison, from the, actually the prison house, he wrote to his church in Ephesus to encourage them in the midst of attack, suffering, over being overwhelmed, being unloved, and being hopeless. So kung kayo nararamdaman nyo, may nararamdaman kayo sa buhay nyo na ganito, remember, ito ang message ni God para sa inyo. Next, in Christ, sige, basahin nga natin lahat. In Christ, there is always a reason to live, to be happy, to be excited, to be purposeful. Amen? So, bawal ang malungkot, bawal ang ma-depress, bawal, ano pang bawal, Pastor S? Bawal daw na kasi mangot. dapat laging, ano, laging happy, laging excited. Paano mangyayari yon? And remember, si Paul, nasa preso siya. Dapat hindi siya happy. Dapat ano siya eh, atras mga, dapat ito siya, attack, suffering, overwhelmed, unloved, hopeless. Dapat ganyan si Paul, right? Pero sinulat niya ito na sabi niya, you can just ask and you will receive more than what you ask or imagine. Bakit? Kasi kahit ano ang ating sitwasyon sa buhay, remember, God always has a higher purpose. That's your cue. Pearl. Nag-notes ka kasi. Higher purpose. Si Pearl, magandang sudyante, nag-notes siya ha. Yung recording mo na lang i-notes mo. So ngayon, kung ano man ang sitwasyon, ano yung higher purpose? Would you believe kahit na yung mga nangyayari ngayon sa mundo, may higher purpose si God? Tayo, alam na natin eh, di ba, ang higher purpose niya. Yung like sa Israel, anong higher purpose niya? Magbalikan kayo, mga Hudyo, dito sa Israel. Yan ang purpose ko. Pinipersecute kayo, dito kayo, balik kayo dito. Kasi kung saan-saan kayo, di ba, balik kayo dito and you will receive, you will experience the power beyond your imagination. So, hanapin natin, ano pa yung purpose ni God sa atin? And this was Paul's higher purpose. Ephesians 3, verse 1. Beloved friends, sabi niya, sa sulat niya, no?
because of my love for Jesus, I am now his prisoner for the sake of all of you who are not Jews. Wow, sinusulat niya ito para doon sa hindi Hudyo, para sa atin, di ba? And nakakatuwa, saan siya prisoner? Sa Rome. Pero hindi niya sinabi, I am now a prisoner of Rome. I am now the prisoner of Jesus. Amen. In other words, kahit anong sitwasyon mo, kaya ka nandyan because of Jesus. Kailangan hanapin mo lang yung higher purpose. Amen. So magiging, dapat para tayong mga detective sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya tumatagal. Tumatagal ang ating suffering. Kasi sabi ni God, ang tagal-tagal naman kasi malaman niya yung higher purpose niya eh. Nakafocus kung saan-saan. Sa hanggang hindi mo maintindihan yung purpose ni God, hindi ka makakagraduate sa iyong suffering. Amen? So, si Paul, nasa preso siya, pero sabi niya, I am now his prisoner. In other words, sinasabi niya, I am fulfilling the purpose, the purposes of God for me. And this is for you non-Jews. And sabi nga niya, for the sake of all of you, number one, all of you who are Hamas, who are Iranians, who are from Gaza, who are para sa inyo lahat ito nangyayari sa akin. Grabe, no? Hindi naman alam ni Paul na year 60 yon, wala pang internet, walang ballpen, walang telepono, walang papel. No, yung scroll lang yung sinusulatan nila, made of ano yun? Animal skin, di ba? Or ano, papyrus, parchment pala, papyrus. Hindi na animal skin pala at that time, pero ano, wala silang ballpen, wala silang cellphone, walang computer, walang typewriter. But alam niya yung higher purpose niya. And yung mga purpose ni God para sa atin, parang mga imposible. Si Paul, ang kanyang purpose ito. And this is God's plan, both for non-Jews and Jews who believe the good news about Jesus. No? Pag hindi ka Hudyo, kay Hudyo ka, kay hindi, kay Hamas ka, kay Hudyo ka, ito ang good news para sa lahat. You share equally in the riches inherited by God's children. Pag sila ay maniwala, kahit sino maniwala kay Kristo, yung katabi mo, baka hindi pa naniniwala kay Kristo, sabihin mo sa kanya, maniwala ka, meron kang riches. Amen. You share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. I tell the non-Jews, sabi ni Paul, about the endless treasures available to them in Christ. Huwag ka lang malungkot, sabi niya. At present, sabi niya, this present time, any of the Hamas, any of the worst people on earth, pag nag-join kay Jesus, alam niyo yung Greek word, ang sabi dito, you will inherit or you are co-heirs. Nakakatawa eh, literal, hindi ko na sinabi yung actual Greek word. Pero alam niyo sa English, you are joint enjoyers of God's promise. Wow! Ano? God's, ano? Joint enjoyers. yung heir. Inherited by God's children. Sa ibang version, you are heirs belonging to the promise. So, you are a joint enjoyer of God's promise. The assurance of, this is the assurance of good things for us. So, sabi ni Paul, si Paul pa nasa preso, siya pang nagaan sa kanila, nag-encourage. No? Kayo malungkot. Dahil may purpose si God. Dahil talaga hanggang ngayon, kung buhay si Paul, pupunta siya sa Gaza, pupunta siya ngayon doon sa mga Hamas, pupunta siya sa tunnels, magpipreach siya. Di ba, hindi parang si Jonah, yung term ni Pastor Art, si Jonah, ayaw. Si Paul, pupunta ako doon ngayon, pupunta ako ngayon, I will preach, I will pray for them, I will bless them. Amen? Kasi may purpose si God. If we really want God to be happy, okay, next.
So yun, sabi nga, if you can ask God and He will answer you far beyond your imagination. Whatever it is you're feeling, whatever it is your situation, God has a what? Amen. So find out, Lord, ano yung higher purpose. Pag ano nangyari sa'yo, nawalan ka ng pera, nagkasakit ka, na-aksidente ka, na kung ano man ang nangyari, may higher purpose si God. Yung iba nga di ba, namatay na. Pag Christian ka, pag namatay ka, well, may higher purpose pagdating mo sa heaven. Laging higher, higher ng higher. Amen? So, praise God. So, yun ang secret ni Paul. Nasa next slide. Second, hindi lang higher purpose, meron kang Holy Spirit reinforcement. Wow, ano kaya yon? Tingnan natin. Maganda yung version sa Philips . Let's read it. Ephesians 3:13. I beg you, siya pa, no? I beg you, huwag kayong malungkot, not to lose heart because I am now in prison, because I'm now suffering for my part in bringing you the gospel. Indeed, you should be honored. Pasalamat kayo na ganito sitwasyon ko, di ba? Sabi niya, I pray that out of the glorious richness of His resources, He will enable you to know the strength, the dunamis, the power. Nakakatuwa eh, kasi sa Greek, pag sinabi mong dunamis, hindi lang power. The miraculous power. Grabe, ang dami. It's all over the Bible. Tinatanggal niya na yung word na miraculous . Alam niyo ba, marami ng Christian na hindi na naniniwala na may miracles. But when you say dunamis, it's miraculous power. Tama, Pastor Art? Yun yung Greek. Di ba? Ito yung context. Dunamis. No? Of, sabi, He will enable you to know the miraculous power of the Spirit's inner reinforcements. Ang ibig po sabihin ng reinforcement, pag may power ka, pag walang-wala na, you will be provided additional power. Nire-reinforce, dadagdagan ni God. Dadagdagan ni God. Para, wow Lord, wala na yata ang pag-asa. Dadagdagan ni God. Meron kang, at saka dadagdagan niya sa kaloob-looban mo, inner reinforcement. Amen? And you don't need to, ang problema, naghahanap tayong reinforcement sa kung saan-saan . Amen? Sa best friend mo, sa kung sa kani-kanino, barkada mo, etc. Pero sabi ni God, binigyan na kita, kilalanin mo si Holy Spirit, meron kang additional miraculous power inside of you. Amen? So, bawal ang malungkot, bawal ang dismaya, bawal ang maging hopeless, bawal ang hindi maniwala. Self-pity. Okay, si Pastor Esther, dapat dito ka, Pastor Esther. Ang ganda ng mga ano niya. So, and inner reinforcement, sabi doon na nun, yung meaning, to provide additional strength where it is needed and when it is needed. Pagkailangan mo, praise God. And ibig sabihin, sabi, inner, all the way, kailangan mo ba emotionally, malungkot ka? Meron yan. Mentally, depressed ka, confused ka, kung ano-ano naiisip mo, gusto mo na mapakamatay, may reinforcement. Dapat kailangan matuto tayo niyan. Kasi, you know, like, people who are parang normal naman, just like me, hindi pa ako Christian noon, normal naman ako, matalino naman ako, may trabaho. Pero bakit ko naiisip, magpapakamatay na lang ako? Ba't ko naisip yun? Amen? So, hindi natin alam kung kailan tayo nang abutan ng gano'n . I remember si Romy, God bless him, no? But he was sharing with me, you know what, Nina, sabi niya, don't ever think that it cannot happen to a Christian. Naaabot siya dun sa gusto niya magpakamatay because it happened to me. Sabi niya, babarilin na raw niya sarili niya. Financial ang lang yung difficulties. Babarilin. Buti na lang, biglang tinawag siya ng anak niya. Dad! Ewan kung ano man, natauhan siya. So, hindi niya tinuloy. So in other words,
Warning na lang ito sa atin. Remember, before you do anything drastic, you have an additional inner reinforcement. Amen. And sabi, kanino daw galing? The Spirit, the Holy Spirit's inner reinforcement through and through. So praise God. So sabi ni Paul, bawal malungkot kahit nasa preso siya. Next slide. So in other words, ito yung you are super the miraculous reinforcement is supernaturally supernaturally provides. The Holy Spirit supernaturally provides additional miraculous power where and when needed. An abundance. Amen. Super. Ano yun? Kay Pastor Esther na ano? Apaw-apaw. Sobra-sobra. Siksik na ibigay. So, hindi pwedeng ano ha, walang-wala na. Even financially. No, ako nga eh, iniisip ko na ko, Lord, yung pag nakikita ko yung bank account ko, pabawas ang pabawas ko. Pero sabi, bigla akong tinawag ni Pastor Esther, bibigyan daw ako ni God. I believe. And I know I will receive. Dahil even financially, my super reinforcement. Amen. Okay. Next. So kaya, ayan ang far beyond our imagination. Whether hopeless, bankrupt, whatever it is yung problema mo, meron kang higher purpose at meron kang Holy Spirit reinforcement. Okay, next. Ito pa. Grabe si God, no? Bibigyan ka niya ng limitless love. Imagine nung nagsusulat nito nasa kulungan. Amen? Yan. I ask that Christ will live in your hearts through faith. Sinusulat ni Paul yun. I ask that Christ will live in your hearts through faith. As a result of having strong roots in love, I ask, ito yung prayer niya eh, I ask that you will have the power to grasp love's width and length, height and depth together with all believers. I ask that you will know the love of Christ that is beyond knowledge, so that you will be filled entirely with the fullness of God and His life and power. In verse 17, I ask that Christ will live in your hearts. Yung sabi niya, pagka may problema ka, I ask that, sabi niya na, hindi ito na para maging saved ka. Saved ka na eh. Ang ibig niyang sabihin dito sa word na ito yung dwell, actually yung ginamit niya, in your heart. Na mananahan si God sa iyong bahay, sa iyong sa kaloob-looban mo, ng feel at home siya. I ask na intimate si God sa iyo, si Jesus. Feel at home siya, na kilalang kilala ka niya at kilalang kilala mo siya. Amen? So, kung hindi pa kayo ganung level, right now, sabihin mo, yun ang gusto ni God. Hindi, oh, you love God, ha? Attend kayo ng Win Watch, ha? Hindi, ang gusto ni God, close kayo. Amen? Sumbungan mo siya, at lalo na, hingian mo siya, no? Sa kanya ka humihingi, sa kanya ka nagre-reklamo, sa kanya ka nagsusumbong, ha? Amen? So, ayun ang ibig sabihin. Let Him feel at home in your heart through faith. And you can know God's love through faith. Maniwala ka. And nakakatawa, sabi niya, as a result of having strong roots in love. In other words, ano yung strong roots in love? Ito na naman word meaning tayo. Rooted in love, nakakatawa yun sa Greek, sabi niya, it means isa sa mga word meaning that you will feel secure. Alam niyo yung word na secure ang nag-hit sa akin? Ang dami-dami no, na broken marriages. Insecure ka sa love ng asawa mo eh. Seloso ka, selosa ka, di ba? Nai-insecure ka, inaaway mo siya, hindi dahil sa galit ka. Then insecure ka na hindi kanya mahal. Pero si Lord, He wants you to be secure. Don't be afraid that I will ever leave you. Don't be afraid that I will ever judge you. Don't be afraid that I will condemn you.
kahit ano pa yan, sige, kwento mo sa akin, anong naging kasalanan mo, ayusin natin. Amen? Gusto niyong paayos ng kasalanan niyo kay God. Amen? So, sabi, huwag kayong may insecure. Yun pala yun, that you will have strong roots in love. You will be secured in God's love together with believers. And then, next, ang nakakatuwa, and you will have the power to grasp loves. In other words, yung grasp, maiintindihan nyo daw yung pagmamahal ng Diyos. Pero again, word meaning, yung grasp, you will have the power to possess that kind of love. Grabe, no? You will have that power, that love of God will fill you. You will possess it. Amen? Kaya yung mga Sunday school sa inyo na bata pa, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but God is strong. Yes, Jesus loves me. So laging, if in that, you know, sometimes, di ba, naku, nangyari ito dahil kasalanan ko. So ikaw mismo, yung hiya ka sa sarili mo, parang kahit ako hindi ko mapatawad na sarili ko eh. Bakit nung bobo ko naman, or ano ko naman, grabe naman ako, ba't ko ginawa yun? But Jesus loves me, this I know. At mahihimasmasan ka talaga, talaga, no? You begin to think, teka muna, mali nga ako dun. Kasalanan ko nga yun. But Jesus loves me anyway. Amen? So, kaya ano ka, you possess that love and you are secure. And that is our security. So, kaya sabi niya, I ask that you will know the love of Christ that is beyond knowledge. Naku, paano yun? You will know something that is beyond knowledge. Ang beyond knowledge, you will not know. Because you will know, what, kasi iba yung know na ginamit niya nung una, iba din yung knowledge. No? Sabi niya, I ask that you will know, you will experience the love of Christ that is, nakakatuwa yung isa strong concordance, that is beyond science, beyond information, beyond facts. Marami kang natutunan tungkol kay God. Pero hindi yun, sabi niya, information lang yun. Ang gusto ko yung sabi, you will know, experience. You will experience the love of God. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, you know, kahit pa hindi ka na humingi, nawalan ka, or ninenervous ka na, naku, wala na, God loves me, this I know. You have loved your, lalo na kung may mga anak na kayo, alam niyo naman how to love your children. Ikaw na mismo, di ka na nga makatulog, iniisip mo yung anak mo, di ba? Yung anak mo, tulog na, pero ikaw, ganun si God. Ganun ang klaseng love na meron siya sa atin. So, gusto ni God, sabi ni Paul, sana ma-experience niyo naman kahit na nasa preso ako. I am so filled. Secure na secure ako. Yakap-yakap ako ni Jesus, sabi niya. Feel na feel ko. Amen? So, this is what God, this is what Paul wants us to know, that we are filled with His love. Limitless. So, ayan ang, hindi ba kumisan pagka meron kang problema, magka-claim ka ng verse? Wag. Itong una mong isipin, Jesus loves me. May problema ka, He will provide. Wag. Isipin mo, Jesus loves me. Siya na ang bahala. Amen? He is love. God loves me. Amen? So, syempre, paplantyahin na niya yan. Amen? And then, higher purpose, Holy Spirit, reinforcement, limitless love. Yan ang matatanggap mo kahit nasa preso ka, like Paul. Amen? And lastly, you will receive the miracle power of God. Sobra namang bigay na sa atin ng Panginoon. Okay, next. God's power is at work within you. Whenever you feel down, sabi niya, nandito pa rin tayo, chapter 3, imprisoned siya sa, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this.
He will achieve infinitely more than your greatest request. Anong prayer request mo? Sabi mo sa katabi mo, small time ang iyong prayer request. Pagdating kay God, walang big time na prayer request. Lahat ng prayer request natin, small time. Amen? Kasi sabi niya, He will give you more than your greatest. Yan na ba? Sabi ni God. And your most unbelievable dream. Pag kayo nakatanggap ng WK, I'm sure unbelievable. Amen? Tapos hintay kayo ng hintay. Wala naman. Hintayin nyo lang. Parang si Paul, tingnan nyo. Alam niyo si Paul, no? 60, year 60. 2,000 years na, pinag-uusapan pa natin siya eh. Diba? Sikat pa rin siya. Amen? Kasi sabi nga niya, most unbelievable dream. And it will exceed your wildest imagination. Ang ganda talaga ng version ng PPT. More than what you ask or imagine. He will outdo them all for why? His miraculous power constantly energizes you. Amen? So sabi, God's power is at work within you. So you can go ahead and ask. And the reason why, Christian naman ako eh, bakit hindi ganun? Bakit napakatalunan ang aking buhay? Nasa ano yun eh? Nasa focus. Amen? Makikita natin mamaya. Paano natin, lahat-lahat ng promises, limitless love, miracle power, lahat ng yan, paano natin maa-attain? So you know, Paul was so sure that God will do something awesome with his life. Kaya isulat na yung promises. Dahil parang si Paul, he is so sure that God will do something with his work, even his gospel. Itong letter kong to, sabi niya, alam ko, pero more than what he imagined, hindi niya akalain na babasahin sa 2023. No? And hindi niya sukat akalain. God will do the impossible through us, for us, far beyond our imagination. Do you know that in 60 AD, nung panahon ni Paul, nung sinusulat niya, kinu-crucify ang mga Christians, and the Christians are fed, pinapakain sa mga leon. Amen? So hindi, iba, naku naman, na-persecute ako. Hindi, noon, papakainin sa leon pag Christian. And ito ang hindi minimension, halos hindi mo, hindi ko pa nabasa to. First time ko nabasa sa church history. Alam niyo ba, I had to look it up eh, kasi hindi ko naintindihan. Sabi, papatay sila ng hayop. This is how they punished the Christians, no? Papatay sila ng wild beast. Tapos, bubuksan nila yung balat, yung skin. At isasaksak nila yung Christian sa loob. Tapos tatahiin nila. Imagine yung, isip na yun, ano? This is the time that Paul was, usong-uso yun noon. Walang sinabi yung Hamas. Shock na tayo sa Hamas. Walang sinabi yun. Imagine, kaya nung nabasa ko yun, oh my goodness, talagang, and to think they were supposed to be so civilized. No? Ilalagay nila buhay ng Kristiyano sa loob ng hayop na yon at tatahiin nila, and then papakawalan nila yung mga hayop na ano para lalapain yung Christian. Kasi may dugo pa yun eh, di ba? And yet, Paul was saying, okay lang yan. You know, he was in prison and pwede yun lang gawin sa kanya, di ba? And yet, alam niyo ba na ang sinulat niya sa preso? Itong, hindi lang ito, no? Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Lalo na Philippians, ang tawag sa Philippians, the joyous book. It's about half. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Nandun siya sa preso. Huh? Okay. So, yun ang ano, the joy of the Lord, no? Kahit ang, kaya pagka ikaw malungkot, isipin mo, sabihin mo sa sarili mo, baliwala ito. Baliwala ito kay God. May reinforcement ako. Meron akong miracle power. At may limitless love ako ni God. Amen. Lagot kayo. Lagot kayo kay God. Amen. So, ano yung nangyari kay Paul? Si Paul, yung kanyang letters, hindi niya akalain,
beyond his imagination, basta alam niya may mangyayari dito sa letters na to, yung pala hanggang 2,000 years na nakalipas at binabasa pa rin natin. Amen. Ayun talagang exceeding your wildest imagination. Next, okay. Now, sabi, ito yung ending niya, no, ni Paul. Now, we, are we on the same page? Okay. Now, we offer up to God all the glorious praise that rises from every church in every generation, from generation through Jesus Christ, and all that will, and all that will yet be manifest through time and eternity. So Paul was so sure that something great will happen sa kanyang buhay, even beyond eternity. So yan ang, pag ano, eh may kakilala ko, hindi naman ganun ang nangyari, pa Christian din, eh hindi din. Eh, kasi hindi na alam ko eh. Kaya ilang churches ang pinupuntahan natin, kung natututunan ba natin yan, mapalad tayo kung na-preach sa atin yan, o na-Bible study sa atin yan. Pero kung hindi, maraming hindi nila alam yan. Now, whatever your situation in life, next, are you attacked, suffering, overwhelmed, unloved, hopeless? Are you depressed? Are you whatever? You have a higher purpose, and you have a Holy Spirit reinforcement within you, limitless love, and miracle power. Nakaka-bless dahil itong mga words na ginamit ko, higher purpose, Holy Spirit, reinforcement, limitless love, miracle, are all from the verses. Hindi ko yung inimbento. Amen? I-claim mo yan dahil galing yan sa salita ng Diyos. Ngayon, imagine ano, far beyond his imagination. Saan ka naman na sumusulat kang ganyan, nasa preso? Sulat mo sa Ephesus, sulat mo kung saan-saan, nakakulong ka. Tapos, maiisip mo ba na up to na habang buhay, ang tatawagin sa iyong letter ay Word of God. And the Word of God is from Ephesians. Hindi, letter lang yun ni Paul sa preso eh. Sulat-sulat lang siyang ganyan eh. Hindi, ginawang Word of God. God breathed. Amen? The power of God, the spirit and life of God, nandun sa letter niya. Kaya tayo, mga pasulat-sulat lang natin, that's the Word of God. Amen? And itong last na ano, no? Anong sa ginawa ni Paul? Pray. Kaya sabi niya dun sa Ephesians 3, this is why, wala akong magawa, nasa preso ako eh. Isa lang nga gawin ko, I kneel before the Father. Prayer is underestimated, super, sobra, even by Christians. Maybe by some of you, I don't know. Maybe some of our LGI people. Pray, ganyan tayo ng ganyan. But sino talaga ang naniniwala at sino talaga ang nagkiklaim? Pag nagpray, akin yan. Sino? Diba? Talagang. Dapat makikita sa buhay natin that we are expecting, diba? Isipin nyo na lang, what did you do so that you are saved instantly? You prayed, diba? Pray to accept Jesus, diba? Pag tinanggap mo, wow, instant, nawala na yung diablo, you're born again. And so, ganyan din, no? That was all that Paul could do in prison. Pray to the Father. I kneel to the Father. That is why. Because He wants something that is beyond His imagination. Amen? So, I pray na mahilig kayong mag-quiet time. Kasi nandyan yung sagot, no? So, what is the result dun sa prayer ni Paul? The gospel has spread all over the world, beyond what Paul asked or imagined. Ayan ang resulta ng prayer niya. Worldwide, global. So from prison, he wrote all these letters, and to think, no electric light. Walang ilaw eh, no? Kandila lang yun, ano? Lampara. Ewan ko kung may kandila na noon. Wala pa, no? Lampara. No printing press, no ballpen. Paano niyang naisip ba niya na
may na wala namang printing press, paano niya naisip na buong mundo ay makakabasa ng sulat niya? Hindi niya naisip, pero isang alam niya, beyond, yung hindi ko naisip, gagawin ni God. Amen? Praise God. So now, when there are 2 billion Christians from the time ni Paul, ilan lang sila, about 1,000. And ang Christians ngayon, meron from the Jews, Arabs, Hamas. Di ba may nabuborn again eh, sa Hamas. And basta pagka naborn again ka, one in Christ na tayo. And this is far beyond what Paul was thinking. And Christianity is the largest religion, not by far, in the world today. Far beyond his expectation. So I'd like to close with 4 testimonies of Bible characters. Number one, ito. He prayed and God worked beyond imagination. Si Solomon, King Solomon, sabi niya kay God, please give your servant a discerning mind. Sabi niya, gusto ko ng wisdom in order to govern your people and to distinguish good from evil. Make me wise, sabi niya. It pleased the Lord that Solomon had made this request. Sabi ni God, I hereby give you a wise and understanding mind. I now also give you what you did not ask for. More than what you asked or imagined. Ano? Wealth and fame. There won't be a king like you as long as you live. Habang nabubuhay ka, ikaw ang number one. Amen? So, pagka humingi ka, yung hindi mo hiningi, may bonus pa. So, marunong ba kayong mag-claim yan? Diba? Dapat masipag kayo mag-pray ng ganito. Next testimony, si Jeremiah. God said, call to me and I will answer you. I will tell you of great things. Ano yan? Things beyond what you can imagine. Things you could never have known. Ganyan ka-powerful ang prayer. Sabi ni God, pray, call, ask. Tapos bista nyo, tapos ilalagay mo din sa pagbista mo, plus, plus, plus. Ayun yung beyond imagination. Amen? Ewan ko sa inyo, pero ako bilib na bilib talaga ako dyan. Talagang feel na feel ko yan. Kaya receive lang ako ng receive ng blessings. Receive lang ng receive. Alam niyo ba na 12 years na ako walang trabaho, retired? Receive lang ng receive. Receive lang. Amen? Amen! Hindi ko pinoproblema yun. Bakit eh? Mauubos na sana, eto na naman. Ba't hindi nauubos? Limitless love. Limitless allowance. Pag sobrang kayod mo hihigit doon, ikaw na yun. Mahirapan ka. Amen? Relax ka lang. Okay. And another testimony is si Daniel. Daniel asked his friends, oy, pray kayo, pray. And after Daniel told the king God's interpretation of the king's dream, kasi nag-dream yung king, sabi, Daniel, interpret mo, kundi patay kayong lahat. So, oy, mag-pray tayo. And verse 46, King Nebuchadnezzar, nag-interpret si Daniel. And King Nebuchadnezzar fell face down on the ground in front of Daniel. And the king honored him. He ordered that an offering and incense be presented to Daniel. Then the king gave Daniel an important position in his kingdom. And he gave many gifts to Daniel. Then Nebuchadnezzar made him ruler over the whole area of Babylon. Yung buong Iraq, no? And he put Daniel in charge of all the wise men of Babylon. Wow! Beyond this, nag-pray lang kami. Akala ko yun lang eh. Yung pala, it was beyond what he imagined. Plano ni God yun. Higher purpose ni God yun. May higher purpose si God sa inyo. Ano yun? Beyond your imagination. So, matuto tayo. Yung Jeremiah 33:3 na binasa ko sa inyo kanina, natutunan ko yun 1 year, wala pa akong 1 year old Christian. Yun lang, ganun na ako mag-pray.
ang hinihingi ko kay God, Lord, I ask for what I do not know. Di ba? I ask for what I had not imagined. Di ba? Doon ka dapat matakaw. Amen. So, kung may nangyayari sa atin, ano yun? Ito pa kay Abraham, no? God said to Abraham, look up at the sky and count the stars. You think you can count them. If you think you can count them. He continued, this is how many children you will have, referring to Jews and Christians. Marami ka magiging anak, Abraham. Sabi naman ni Abraham, ang tanda-tanda na niya, paano yun? Abraham was too old to be a father at the age of 100. Sarah, his wife, at 90, was also much too old to have a baby. But Abraham never doubted. He believed God, for his faith and trust grew even stronger. And he praised God for this blessing even before it happened. He was completely sure that God was well able to do anything he promised beyond imagination. And binigay nga ni God kay Abraham at 100 years old, 90 years old si Sarah. Anak. At alam niyo ba ngayon, lahat tayo kay Abraham nang galing. Because of the Abrahamic covenant. At hindi lang yun. Ito ang na-realize ko nung binabasa ko to. Sabi ko, Abraham, at that time, naniwala siya kay God, pero he had no concept of what Israel. Hindi na sila nag-abot ni Jacob. Si Jacob was, Abraham died, Jacob was 14 years old lang. So hindi na alam yung Israel. Kasi God said, Israel ang tatawag niya kay Jacob. Wala na si Abraham doon. So hindi niya alam na magkakaroon ng Hudyo, hindi niya alam na magkakaroon ng Christian, hindi niya alam lahat yun. And he did not even see the 12 children of Jacob. Hindi niya alam na si Judah manggagaling kay Jacob, and from Judah si King David, and then si Jesus Christ. Hindi niya alam yun. But he believed anyway. And so, beyond our imagination. Amen? And next, ulitin lang natin yung kay Paul. Before that, gusto ko lang sabihin, si Abraham naghihintay ng promise. While you are waiting, God is working. Amen? While you are waiting, God is working. Tandaan niyo yun. Beyond your imagination. Relax ka lang. Paul wrote in prison, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request. Sige na, basahin natin. Infinitely more than your greatest request. Palitan nyo ng may. My most unbelievable dream and exceed my wildest imagination. Kaya kung habang hindi mo pa natatanggap, praise God. Kasi beyond your imagination eh. Kaya nagtatagal si God. Amen? So, praise the Lord. And before I just, what time do you have, Pastor Cooks? Huh? Okay, so I have 5 minutes. I'll just give a testimony also, yung beyond imagination. Kung paano yung LGI na tayo, di ba? Alam na ng iba sa inyo. But how everything started, bakit ganun ang ano ko ng prayer? Believe na rin ba ako sa prayer? Kasi nga, wala akong agenda sa buhay ko. Wala akong mga ano kay God. Basta ang gusto ko lang, mag-preach at mag-pray. Gusto ko lang mag-share ng gospel. Yun lang. Hindi pa nga akong marunong mag-preach noon, hindi pa lang ako marunong magturo, pero share ako ng share ng gospel. In fact, sa nung na-born again ako, sabi ko, I was still working as a researcher, no? Hindi pa ako sa church. Sabi ko, Lord, gamitin mo naman ako. Gamitin mo ako. Gustong-gusto kong gamitin ako ni God. Pero hindi ako marunong mag-Bible study, wala akong alam, no? So, ang ginawa ko, hindi ko alam, biglang dinala ako ni God sa Bible League, isang Bible store ng mga Bible, may mga Bible. Tapos meron sila mga booklet doon na maliliit, no, na ang sagot. Pag ituturo mo yan, fill in the blanks doon sa grupo mo, fill in the blanks nila, babasahin nila,
bibigyan sila ng libreng Bible. Wow, punta ko doon. Ano na ako noon, ano? Executive, president, vice president, tapos ako. Pero huwag ka, pupunta ako doon. May malaki akong parang bag, yung parang glad trash bag, malaking black bag. Hahakot ako ng maraming booklets pagdating sa office. Wednesday, walang kakain ah, mga kayan-kayanan kong mga typing pool, ano, yung mga interviewers. Magpa-Bible study tayo. Eh, alam niyo naman, takot sa akin lahat yung noon pa. Hindi ako Christian. Eh, nung naging Christian ako, takot pa rin sa akin. So lahat yan, binaba. So, wala naman ako alam. Basahin natin, Tagalog eh, ang sagot. Tapos, fill up the answer. Magkakaroon kayong libreng Bible. Pag natapos na namin, kukunin ko na lahat, drive na naman ako, punta ako doon sa Bible store, kunin ko yung mga Bibles, exchange, eto na naman, daladala ko yung mga Bible. Tapos sabi ko, magkakaroon tayo ng fellowship dito sa office, so hindi naman ako marunong magpakanta. At yung brother ko, niregaluhan ako ng, cassette player. So meron ako mga cassette, tapos, sinusulat ko sa acetate. Wala pang computer na ngayon. Yung acetate, susulat ko yung may pentel pen, naka-flash. Kakanta tayo. Tapos, taga-CCF ako, mag-i-invite ako ng mga pastors doon. No? Si Peter lang hindi ko na-invite. Eh. Lahat na nagsalita na doon. Pati si Dennis Legaspi. Eh, si Nena, aking partner sa CCF. Tapos, sila ang pinapas-preach ko, pinapaturo ko kasi I had no idea na matututo ko sa Bible, na magiging teacher ako ng Bible, na magsusulat ako ng courses. Beyond my imagination. Amen? ang sabi ko lang, Lord, ang prayer ko lang, use me. Gamitin mo ko. Tapos pag meron akong katabi sa church namin na sobrang anti-Christ, sobrang masungit, sobrang hate ng lahat, pag upo ko, nakaganan ang kamay ko sa kanya. In Jesus name, ganyan ako na ganyan. Cast out ako ng kamay. Tinatabihan ko sila. Hello? Nung tinayo ang LGI, isa siya sa board members. Attorney Carmel Perfecto. Siya ang lawyer ng LGI. corporate secretary namin. Siyempre, lahat ng ginanyanan ko ng kamay. Amen? Lahat. Ikaw din ba? Ayan, no? Ganun yun eh. No? Pero hindi ko alam, I just kept doing it. Hindi ko alam, beyond my imagination, after 14 years, sabi ni God, o tama na yan, magtatayo ka ng isang organisasyon. Ano kaya yun? Diba? Mag-resign ka na dyan after 14 years. So sabi ko, wow, exciting. Siguro magkakaroon kami ng prayer meeting. Sabi ko, siguro pa, alam niyang plano ko, may garahe kami. Yung garahe namin sa bahay, kasyang dalawang kotse ba saan o tatlong kotse? Dalawa. Three cars ang kasya. Ganun kahaba yung aming driveway. Sabi ko, ipapasara ko ito, lalagyan ng aircon. Pwede na dito. Wala pa, hindi ko alam na magkaka-wind watch, no? Malay ko ba, no? So, yun lang imagination ko. Lahat ng dadaan sa kalye, dito po tayo muna, dito tayo, gano'n. No? I can do that. I've done that in our church, no? Nasa kalye kami. Kami nila, Pastor Esther, dito muna kayo, para kami. So, ayun, excited ako. Papa aircon ko to, sabi ko. Pero sabi, buti na lang nagda-WK. Sabi ni God, bago ka mag-umpisa, itong gagawin mo. Mag-jeep ka mulang Kamias hanggang Taft Avenue at pabalik. At lahat yung lahat ng pasahero sasharean mo tungkol kay Jesus. Ipipray mo. Sa jeep. Di ba? Oh no. Pero syempre, I will do it, Lord. Ang lagi kong nagyayabang kay God eh. Na, kaya ko yan, Lord. Nax. Ano pinapagawa mo? Kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan. So, nag-jeep ako. Share. Buti naman hindi nila naisip na luka-luka ako. Naniwala naman yung iba. Yung iba nakatingin lang. Pero meron akong mga tracks. Tapos pabalik. Akala ko, that's it. O ano next, Lord? Wala. Walang sagot si Lord. Hanggang sa merong nag-invite sa akin, free of charge, isang buwan sa Hawaii, sa Maui, mag-aral doon sa evangelism.
Then pagbalik, nagturo ako sa seminary, in-invite ako maging professor. Wala pa rin nangyayari, 2 years old na ang LGI, wala akong sweldo, wala akong supporter, walang donor, wala kahit ano. So, pero sige lang, tapos on the third year, ayun na, sabi ni God, gumawa ka na ng libro. Ayun na yung, yan yung inaaral nyo sa IBS. Amen? So, okay, sa ibig ko, kahit na walang sudyante, walang kahit ano, walang nakakakilala, walang pumapansin. So, una kong biktima sila, Pastor Cookie. Sila, una kong sudyante. First batch. O, aral kayo, mga kayan-kayanan, mga bata pa eh, di ba? Ano to, summa cum laude, di ba? May 100% ang may plus pa, 100% ang score niya sa exam. Pasa naman kayo, wala na kayong exam ngayon. Sila, may exam. Nung naabutan mo yun, Dr. Mir, yung nag-i-exam, hindi na rin. So, there you go. So, beyond my imagination, na magkakaroon ng wind watch, na magkakaroon ng OSG, yung mga nakikinig sa atin sa ano, nag-200 eh, sa Zoom. Ayan, nandiyan sila sa Zoom. So, I just want to encourage you, kung ano man ang pwede niyong gawin kay Lord, kung anong ginagawa nyo, beyond what they can imagine. And ito pa, diyan kayayaman. Lahat ng gusto mo matatanggap mo. Lahat ng, di ba, si Pastor Esther na nga lang eh. Oh, nagpunta dito yung sa Manila, t-shirt lang ang dala. Huwag ka na uuwi, dito ka na lang. So lahat regalo lang sa kanya hanggang ngayon, no? Tapos, o ano, naregaluhan siyang laptop. Laptop lang naman ang regalo sa kanya. Diba? Ako din, ikaw din. Diba? Parigarigalo lang yan, galing kay God. Tapos, pag kayo naiingit ngayon, nag-iisip kayo ba, bakit ako, o bakit, nag-share na ba kayo sa jeep? O, diba? Nag-share na ba kayo? Diba? Nilait-lait na ba kayo at hindi kayo gumante? Nilulunyo lahat ng insulto? Amen? Pero kung ganun kayo, nasa preso kayo, and sabi ni Paul, I believe that I will receive more than what I ask or imagine. It will happen because God is able to do it. So itong last natin, everybody, let's all read together. Expect and receive far beyond what I ask or imagine. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ulit sa ang Panginoon. Sa church namin, sinasabi, sige pa, lakasin nyo pa para kay Lord. Amen? More than what you ask. Sige pa. Ano pa rin? Sige pa. Sige pa. Sige pa. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Let us all rise.